Si Lee, tingnan natin ang latest traffic update sa Metro Manila. Kasama ang traffic chief na si Fifi. Fifi, ano na ang chika mo dyan sa road ngayon? Chika on the road! Rise and shine! Sisi Chichi, rise and shine sa ating mga kabibe. Marami tayong chika on the road for this Wednesday rainy morning. Eh, nasa 14.9 meters na po ang taas ng tubig sa Marikina River as of 6 a.m. dahil na rin sa patuloy na pag-ulan dahil sa habagat. Sa oras na sumampa ito sa 15 meters, itataas ang first alarm at kailangang paalalahanan ang mga residente na nasa low-lying areas sa lungsod na maghanda sa maaring evacuation. Maaari din naman tumawag sa 161 o sa Marikina Rescue Unit kung may emergency. Samantala, patuloy pa rin yung pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila, no? Kagaya na lamang sa Barangay Bayanan at Navarro and Minerva Compound sa Muntinlupa. Sa Malabon naman, Barangay Huling Duhat, Maria Clara Street sa Barangay Acacia, F. Sevilla Street sa Barangay Tanyong, C. Arellano Street sa Barangay Ibaba at Rizal Avenue Corner General Luna sa Barangay Agustin. At maging din sa St. Joseph Street sa Barangay Manggahan naman sa Pasig ay nakaranas din ng pagbaha. Sa pagantabay naman ng MMDA Metro Base, possible naman sa mga light vehicles ang mga kalsada sa major roads dito sa Metro Manila, gaya na lamang sa EDSA, sa Commonwealth Avenue, Rojas Boulevard, Taft Avenue at C5. At tara, silipan na po natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, aka Chika on the Road. Unahin po natin dito sa bahagi ngayon ng EDSA Balintawak. Sa oras na ito, kung kayo manggagaling ng Valenzuela at Bulacan at papasok sa southbound ng NLEX going dito sa may EDSA southbound at maging sa A. Bonifacio Avenue, sa oras na ito, dito sa NLEX, may pagbabagal na. Yung pinakatukod ng trapiko na yun ay abot na sa may bukana ng Skyway Stage 3. Pero pagkapasok naman dito sa EDSA southbound at maging sa pagdiretso sa A. Bonifacio Avenue, ay magiging light naman muli ang sitwasyon ng trapiko. Dito sa may northbound, yung going ng monumento, sa oras na ito, meron lamang pagbagal dahil doon sa pagkaunti ng linya dito sa may bridge na nagkoconnecta sa Bagong Barrio at saka sa Balintawak. Pero pagdiretso naman doon ay magiging tuloy-tuloy naman yung daloy ng mga sasakyan. Meron lamang onting tukod doon sa may kumakaliwa sa may Ades Street going C3. Next location tayo, silipin naman natin dito yung isa sa mga bagong cameras mga kasama natin dito sa MMDA Metro Base. Ito yun sa may EDSA Dario Bridge na kamakailan ay muling binuksan matapos isara ito last year dahil para bigyang daan yung mga bus sa EDSA busway. Ngayon, ito yung sa northbound area at nag-u-turn going southbound. Meron lamang approximately nasa 10 to 20 vehicles ang naghihintay para makapag-u-turn. Pero pagka-diretso naman sa southbound ng EDSA, ay dire-diretso naman ang inyong magiging biyahe. Pagdating naman sa Ortigas, silipin naman natin yung sitwasyon ng trapiko dyan. Makikita natin sa Ortigas na sa oras na ito, pagdating natin mula sa Cubao Tsanela, dire-diretso na yung moderate to slow-moving traffic situation hanggang sa makarating kayo sa may Ortigas flyover kung southbound. Dahil doon sa mga kumakaliwa, papunta ng Meralco Avenue at sa Pasig at sa dumediretso ng main artery ng EDSA. Dito naman, sa may northbound ay walang problema dahil light naman o tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan sa oras na ito. Last location tayo, dito tayo sa may bandang South Luzon Expressway. Yung mga kumakanan papunta ng EDSA, tuloy-tuloy naman. Pero bago kumakanan kasi dahil nagahati yung mga sasakyan para doon sa mga dumediretso sa Maynila at sa mga kumakanan dito sa may EDSA going Ayala, ay nagkakaroon lamang na onting makapal, no, actually at pili konti pero may makapal na volume ng mga sasakyan pero tuloy-tuloy naman yung daloy ng trapiko maging dito sa mga padiretso ng Osmeña Highway. Eto namang sa may southbound walang problema dahil tuloy-tuloy din naman ang daloy ng mga sasakyan. Paalala sa ating mga kavive na lifted pa rin ang number coding scheme sa Metro Manila dahil pa rin si Pinayiral na general community quarantine status with heightened restrictions sa NCR Plus bubble. Liba na lamang yan sa lungsod na Makati na nagpapatupad ng modified
modified number coding scheme. Ibig sabihin kung ang last digit ng iyong car plate ay numbers 5 and 6 at mag-isa ka lamang sa iyong sasakyan, bawal ka bumiyahin ngayong araw dyan at baka ikaw mahuli na ating mga kasama dyan sa lungsod ng Makati. And for other traffic updates, silipin na ang social media accounts ng MMDA, ang kanilang Facebook, Twitter at website. At kung may emergency man pero wag naman po sana, ay tawag na sa hotline ng MMDA na 136. O mga ka-Vive, magsipag-ingat ha. Yan muna ang latest chika on the road mula rito sa MMDA Metro Base. Remember, don't be rude, be kind, and you can never go wrong with kindness. This is your Traffic Chick 50 para sa bayan. Back to studio. Salamat, Cliffy!